Actually, marami dun, no? Maybe kwento ko sa inyo yung mga uncut version. Kasi marami dun sa mga na-interview ko na hindi nila pinasama yung specific na istorya na yun kasi sobrang bigat niya. Say for example, meron ako na-interview na napaka-successful niya na negosyante ngayon. Pero dumating sa point na tinamaan siya ng depression diagnosis dahil sa sobrang yaman niya na. Tapos parang wala na siyang naging purpose sa buhay. So kakaiba. Usually kasi yung iba, nagkaka-problem sila dahil hirap sila, struggle sila. Na-bankrupt sila, unti-unti nilang binango yung sarili nila. Ito kakaiba. Nung naabot niya yung tuktok, nung naging successful na siya, parang lahat na ng tao, pinagdudahan niya na baka may intention lang sa kanya, kaya siya kinakaibigan, napraning siya. So yun, isa sa mga struggle ng mga business owner yan. Medyo kakaiba yung istorya na yun. Paano niya naibangon yung sarili niya? So ang ginawa niya is nag-provide siya ng financial assistance sa mga taong nangangailangan, nag-uumpisa magnegosyo, and etc. Hindi siya naging masyadong transactional. Ngayon, nagkaroon ng purpose yung buhay niya. Mga uncut po yun, mga hindi ko in-air yun. And actually, balikan ko lang, no? Kasi lahat ng tao meron niyang tinatawag na human need. Yung pangangailangan natin. So meron tayong tinatawag na urge or kagustuhan sa sarili natin. Nagiging cause ng depression is number one, maraming tao kasi na kahit nakuha na nila yung tuktok ng tagumpay nila, parang meron pa rin missing piece sa kanila. So yun yung nagagawa ng vision. When you have the vision to your company, meron kang purpose talaga, meron kang core values sa kumpanya ninyo. Magkakaroon ka talaga ng sense of direction. Yun kasi yung nagagawa na din, yung vision tsaka yung purpose. Direction sa buhay na ito yung destination ko, ito talaga yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong mangyari sa business ko. At ngayon, napagtagumpayan niya po yun. Ngayon, masaya na siya. Malaki na yung business niya. Same pa rin yung kinikita niya. Pero mas naging kumpleto siya sa buhay niya. Kasi hindi naman laging pera. Marami kasing tao ang akala nila pagiging negosyante tungkol lang sa pera. Hindi. It's all about thinking other people din. Kasi you are providing job. You are providing opportunity to a lot of people. Lahat yan, nakaatak na responsibilidad yan. At napakahirap ng pinagdaanan ng maraming negosyante bago nila narating yan tagumpay na yan. Parang ang nangyari sa kanya, narating niya yung tuktok ng bundok, pagtingin niya wala pala. Ngayon, nagkaroon siya ng purpose. Nagkaroon ng isang turning point sa buhay niya na ito pala yung dapat kong gawin. Dapat pala akong tumulong. Dapat pala akong mag-provide sa maraming tao. Hindi pala dapat akong gigil yumaman. Yung mga ganun. So that's the first. Meron pang isa. Naging successful siya sa isang industry. So, yumaman siya. Naging matagumpay yung hanap buhay niya. Ang nangyari naman sa kanya, dahil marami na siyang pera, marami na siyang resources, nag-invest siya sa iba't ibang uri ng negosyo. Nalito sa buhay. Akala niya kasi, yun na yung tagumpay ng business niya. Hindi. Ang ginawa niya, nag-invest siya sa iba't ibang industry. So, iba't ibang negosyo yung pinasukan niya. Napakaraming negosyo niyang ininvestan. Then, what actually happened is, bankrupt siya. Bumalik siya sa 0-0. Dahil bumalik siya sa 0-0, again, yung sakit na naman, depression na naman. Yan talaga common yan sa bumabagsak sa buhay. Tinamaan siya ng depression, talagang hirap na hirap siya sa buhay. Ang nangyari naman ngayon sa kanya, kung paano siya nakabangon, nakahanap siya ng mentor na mag-guide sa kanya na maibalik siya doon sa direction. Fortunately, ang natagpuan niya po, with all humility, tayo po. So, nagpunta siya sa akin, umiiyak siya, problemado siya, hindi niya alam gagawin sa buhay niya. So, step by step, binigyan ko siya ng mga guidelines, ano gagawin niya. Sabi ko, lahat yung mga negosyong pinagpapapasok mo, pagsasasara mo na yan, mag-focus ka doon sa kumikita na dati mo nang hanap buhay na na-master mo. Yun kasi yung mahirap sa maraming negosyante, yung nalilibang sila sa buhay. Especially pag nakuha na nila yung tagumpay nila, nalilito sila at na-overwhelm sila dun sa perang hawak nila. Dahil overwhelming siya, hindi sila sanay sa ganong amount. What happened is, naliligaw sila, nag-i-invest sila sa kung ano-anong negosyo na hindi naman nila linya, na hindi naman nila alam kung paano patatakbuhin, na hindi naman nila ang in and out. Talagang maraming negosyante ang ganyan na nauubos yung pera nila, nalulugi sila. Kaya marami rin ang nai-scam, napupunta sila dun sa mga investment scam dahil nga hindi sila masyadong nakafocus gusto sa negosyo nila eh. Yung akala nila, yun na yung peak ng negosyo nila, pero may ilalaki pa pala yung kung tututukan lang nila. If I may add lang, there are hints na pwede ka na mag-diversify ng negosyo. Number one, kung ang negosyo mo is hindi na kailangan ng presence mo, 100%, that's the time you diversify. Yun talagang self-sustaining na siya. Matulog ka, magpunta ka ng iba't ibang bansa, mag-shopping ka araw-araw, self-sustaining siya, kaya mong isustain yung negosyo kahit wala yung presence mo. That's number one hint. Second, na po pwede ka na mag-diversify kung yung negosyo mo talaga is nationwide na or international na nasa ganong scale na siya. Your brand presence is from Northern Luzon up to Southern Mindanao or better kung visible ka pa rin sa ibang bansa. That's the time that you can actually diversify into other industries. Third is, kapag ka ang negosyo mo is tinatawag na natin na super brand or may brand recognition na. Pag sinabing toothpaste Colgate, pag sinabing Cola Coke ang naihisip,
workplace yan. Kung nasa ganong state na yung negosyo mo na madali ka nang matatandaan ng tao at ikaw na yung unang hinahanap, ibig sabihin sustainable ka na sa market. Brand ka na talaga. So that's the time you diversify. Now, where's the perfect place that I can just put my money to diversify? Yung konektado pa rin sa negosyo mo o sa linya mo. For example, ikaw ay nasa real estate venture, ikaw ay nagbebenta ng mga lupa, maybe pagka nag-diversify ka, mapupunta ka naman sa build and sell. Napunta ka na ngayon sa build and sell, okay na, naging successful ka rin. Napunta ka naman ngayon sa hardware business. Nung napunta ka sa hardware business, napunta ka naman ngayon sa importation business. Yun yung tinatawag natin na vertical expansion. Vertically integrated yung negosyo mo na from roots to fruits, sa'yo lahat ng gagaling. Yun yung pinaka magandang pagpapalaki sa negosyo. Now, pag nakuha mo na, pag namumunga na ng fruits yan, that's the time you diversify to other industries. Pwede mo nang laruin yung pera mo at that time. Actually, nagiging target po ang mga may pera ng mga taong mapagsamantala at taong pinipilit nilang umangat at magkaroon ng shortcut sa buhay. Tayo yung target eh. Halimbawa, may pera ka na, nakuha mo na yung success sa buhay mo. May mga taong pinipilit nilang i-shortcut yung road to success. So, ang gagawin nila, pinaka-initial na hahanapin nila are investors. Yun yung target ng mga taong ganon. Yung mga taong yun yung naiisip. Well, hindi ko sa sinasabing mali yung trabaho na ganon or mali yung gagawin na ganon. Tama rin po yun. Pero ang ibig ko lang sabihin, dapat yung mga tao kaysa humanap kayo lagi ng investors kung nag-uumpisa kayo sa buhay, might as well, i-experience ninyo yung trial and error. I-experience ninyo yung pagkalugi. I-experience ninyo yung kayo mismo yung tumataya sa negosyo nyo. Kasi pag nagkakamali ka, doon ka namumold eh. Doon ka gumagaling. Doon ka nagiging mainam. Doon ka nagiging mahusay. So yung iba sinashortcut nila, kaya anong nangyayari? Nagpapanagpo. Isang walang magawa sa pera at isa naman naghahanap ng investor. So pag nagtagpo sila, parehas walang feasibility study, walang experience, walang costing, wala lahat. So ano mangyayari? It is bound to fail. Isa sa mga pinaka-struggle talaga, commonly, majority sa mga na-interview ko is yung family. Nung nagsusumikap sila sa buhay, ang daming negatron na family members. Yung sinasabi sa kanila, nako, huwag mo nang ituloy yan, nako, malulugi ka lang dyan, nako, babagsak lang yan, nako, tigil mo na yan. Yung mga dream stealers, kung tawagin natin, sa sarili natin, na aagaw talaga sa'yo sa pangarap mo. Yan ang common na struggles ng mga taong pinipilit nilang umangat sa pagninegosyo. Kung paano nila naibangon yung sarili nila, masakit man po sabihin, pero totoo po yung kasabihan na sometimes you have to leave. Yun yung ginawa nila. Kinakat ko na yun. Ayaw nilang ipakita yun kasi baka sumama pa yung loob ni nanay, sumama pa yung loob ni tatay, sumama pa yung loob ng mga kapatid. Yun yung ginawa nila na talagang pinagkalayo-layo nila yung sarili nila. Mula nung lumayo sila doon sa mga mahal nila sa buhay na nagne-negative sa kanila araw-araw sa buhay nila, doon sila lumipad sa buhay. Doon sila naging successful. Napakahirap na struggle yan kasi emotional yan eh. Pagka pamilya kasi pag-uusapan, ang Pilipino, iba talaga eh. Very close tayo sa mga family members natin. Kaya yun, isa sa pinakamabigat na struggle yun. Kasi yung mabankrap ka, okay lang. Kaya mong ibangon ang sarili mo, makakabangon ka ulit. Kung nagawa mong umangat, makakaangat ka ulit. Kung nagkamali ka, maitatama mo. Pero ang pinakamasakit sa lahat, yung tipong nagkamali ka, bumagsak ka, nabankrap ka, tapos sasabihin pa sa'yo ng mga mahal mo sa buhay, wala kang kwenta. Sasabihin pa sa'yo ng mga mahal mo sa buhay na hindi mo deserve yung mama. Yung imbis na bigyan kanila ng moral support, sinirapan nila yung moral mo. Yun marami nun. Kaya sa lahat ng lumalaban at nagpupursige sa buhay, kung nakaka-experience kayo ng ganyan, na kung sino pa yung mahal mo sa buhay, sila pa yung unang magne-negative sa'yo, sila pa yung unang magsasabi sa'yo na huwag mo lang gawin, sila pa yung unang magsasabi sa'yo na itigil mo na yan. Ako magsasabi sa inyo, kung alam nyong tama, kung alam nyong sa numero, sa lahat ng angulo, maitatama mo to at maiperfect mo tong sistema na to, ituloy mo, okay lang na lumayo, okay lang na pansamantala maghiwalay kayo. Pero you make sure na tama yung magiging desisyon mo. Huwag kang babalik na talunan kasi lalo ka lang tutuksuhin ng mga yun. Always remember that when people are iniisip nila na wala ka namang mararating, wala ka namang makukuha, bobo ka, mahina ka, tanga ka, mga ganong klase ng tao na wala naman yan, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral yan, hindi naman magaling yan, hindi naman mahusay yan, wala naman talent yan. Pag may mga tao nang gaganon sa inyo, always remember that it is their reflection. Sila yon, hindi kayo yon. So kung ginaganon ka nila, sila yon, insecure sila. Kasi bakit? Sila yung mga taong walang gustong marating sa buhay. Sila yung mga taong complacent na sila. Sila yung mga taong hihilahin kanila pababa base doon sa mga salitang sasabihin nila sa'yo. Kasi yun yung buhay nila. Na wala rin silang narating, na wala rin silang nakuha sa buhay nila. So what does it mean? Huwag mong pakikinggan yung mga demonyong bulong sa
paligid mo. Ang pakinggan mo yung napakaliit na boses na nagsasabi sa iyo na kaya mo 'yan. Na nagsasabi sa iyo gawin mo 'yan. Na nagsasabi sa iyo may mararating ka sa buhay. Na nagsasabi sa iyo makukuha mo lahat ng mga pangarap mo. Ituloy mo 'yan. 'Yun yung pakikinggan mo kasi yung maliit na boses na 'yon lalakas 'yan eh. Pag pinakain mo 'yan, pag binigyan mo 'yan ng attention, pag binigyan mo 'yan ng focus. Marami kasing tao, masyado silang nagiging affected sa lahat ng sasabihin ng mga ibang tao, ng ibang mga grupo. Naging affected sila doon eh. Huwag ka magpa-affecto doon. Kasi kaya mo naririnig yun, mas naka-focus ka doon. Kaya hindi mo naririnig yung maliit na boses na nagsasabi sa yung yayaman ka, magiging successful ka, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng kotse, makakaipon ka, makukuha mo lahat ng mga pangarap mo. Kaya hindi mo naririnig yun kasi wala doon yung attention mo. Yun yung tatandaan nyo lagi kasi maraming magda-down sa inyo. First hand experience ko yan. Nagko-content kami, maraming magsasabi sa'yo, eh sino ba makikinig dyan? Wala namang mga viewers yung mga ganyan. At the end of the day, tuloy-tuloy lang. Hindi ko pinakinggan yung mga tao sa paligid ko. Hindi ko pinakinggan yung mga nagsasabi sa akin na hindi ko kaya. And now, look where we are right now. So, eto may upcoming. So abangan ninyo itong i-interviewin ko. He's a former sidewalk vendor. Nagsimula siya magnegosyo sa sobrang batang edad. So nung nagkaroon siya ng tagumpay sa buhay niya, yung mga business partner niya, nakamantala siya. Na-scam, naloko. Kinuha lahat ng resources niya. So hindi niya alam ang gagawin niya. Isang beses yon pumunta sa akin last year. Sinabi ko sa kanya, sige, tanggalin mo na lahat yan. Tanggalin mo sa buhay mo yan. Magsulo ka. Kung nasa'yo naman ang utang, tandaan mo nasa'yo ang resulta. One year after, bumalik siya sa akin last week. Anong nangyari? He is now earning average 50 to 100 million monthly net. Ganon ka-successful yung negosyo niya. Isang taon lang yan kasi ang negosyo nila system. Nakagawa siya ng system na na-integrate niya yung customs, yung courier services, pati logistics, na na-integrate niya na wala siyang sasakyan. So meron siyang isang sistema na ginawa para dun sa mga big companies na courier. So yun yung in-adapt nila. Nakuha niya yung kontrata and he is now earning 50 to 100 million monthly. Sabi niya nga sa akin, sa kada item, meron na lang siya 25 cents, 50 centimos. Yung maliliit na halaga na yun, pagka pinagsama-sama mo pala, malaki. Meron ako mga tips kung paano kayo hahanap ng tamang business partner. Number one, huwag kayong hahanap ng business partner na parehas kayo ng strength. For example, ikaw, strength mo, marketing. Tapos hahanap ka ng business partner mo, marketing din. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan, magkasalungat kayo, or meron siyang kayang gawin na hindi mo kayang gawin. Meron ka namang kayang gawin na hindi niya kayang gawin. Yun yung unang-unang kailangan niyong maintindihan sa pagkaharap ng business partner. Dapat hindi kayo parehas. Kung ikaw madaldal ka, dapat yung business partner mo nakafocus lang, nakadokumento lang, papel lahat. Yun yung magandang partnership. Second sa paghahanap ng tamang business partner, huwag kayo maghahanap ng business partner na pera lang ang involved sa kanya. Marami kasi niyan eh, yung investment lang. Kailangan kung may investment siya, may effort din, may gagawin din. Kasi based on my own experience, pag nakahanap ka ng ganyan na pera lang i-invest, lagi kang hihingan ng resulta niyan. Lagi kang hihingan ng okay, kailan ba tayo maghahatian, kailan ba yung dividendo, kailan ba yung ganito, kailan ba yung ganito. Yung hindi niya nalalaman yung paikot ng negosyo, always remember that business is actually bound to fail. Lalo na startup yan. So kung pera lang ang ininvest niya, hindi niya naiintindihan yung proseso, yung in and outs ng negosyo, kung gano'n siya kahirap. So yan yung nangyayari, kaya nag-aaway yung maraming business partner. Kasi hinahanapan siya ng resulta, hinahanapan siya ng pera, nagwi-withdraw, ano nangyayari. Natatag ngayon yung business owner as scammer. Kasi kahit mahirap, kahit sobrang bigat nung ginagawa niya, hindi naiintindihan yun nung nag-invest lang ng pera. So huwag kayong basta-basta tatanggap na pera lang ang ibibigay nila. Kailangan may effort silang gagawin. Kailangan may participation sila dun sa business partnership niyo. Third, na kailangan nating maunawaan. Hindi pa pwedeng business partner, LDR kayo. Huwag kayong hahanap ng LDR na business partner. Bakit? Kasi kapag kami mga troubleshooting, kailangan ninyo ng site visit, kailangan ninyo ng mga bagong mga equipments and all, mahirap kahit sabihin mong may mga Zoom meeting. Kasi syempre laging may duda eh. Magkakaroon ng duda yan eh. Iba pagka magkasama kayo. Iba pagka sabay kayong naiinitan, sabay kayong naaarawan, sabay kayong bumibili, sabay kayong nagpa-purchase. So yan yung mga mabibigay ko sa inyong tips pag maghahanap kayo ng business partner. Yung pinaka commonly na pagkakamali ng maraming negosyante is yung comfort zone. Common yan. Pag nakakuha sila ng small success, nagre-relax. Yun yung nangyayari sa lahat. Kasi hindi tayo sanay eh. Tandaan natin na meron tayong tinatawag na psychological wallet. For example, ngayon, sanay tayong kumita ng 20,000 monthly. Pag kumita ka na ng 25,000 monthly, masaya ka. For a time, may enjoy mo yung 5,000 difference na yun. May enjoy mo talaga siya. Pero masasanay ka sa 25,000 monthly. Ang hahanapin mo naman ngayon,
30,000 monthly. And for a time, masasanay ka sa 30,000 monthly at palaki ng palaki. Why is that? Tayo pong lahat ay nakawire tayo to progress, na gusto natin ng more. Gusto natin ng mas marami, mas in grande, luxury. Yun ang tao. Kaya hindi totoo na kapag kami magsasabi sa inyo na okay lang sila sa ganun, hindi. Nawalan lang sila ng gana dahil feeling nila hanggang ganun lang sila sa buhay nila. Na yun na yung pinaniwalaan nila sa sarili nila. Pero kung bibigyan mo ng mas malaki yan, tandaan nyo, yung wire ng utak natin mag-iiba yan. Ay, kaya ko palang kumita ng ganito. Doon ka magkakaroon ng paniniwala. So, anong ibig kong sabihin? Marami kasi negosyante ang nangyari sa kanila, na-fad sila. Ibig sabihin, naging successful sila sa sobrang bilis na panahon, na overwhelmed sila dun sa result. For example, dati silang empleyado, ngayon kumita sila ng milyon. Nagkaroon sila ng 1 million, 2 million. Bigla ngayon nag-relax. Bigla ngayon pumetics. Hindi na nag-aral. Hindi naghanap ng mga bagong proseso. Hindi naghanap ng mga perfect na tao para ma-leverage sila doon sa business. So yung comfort zone po talaga common yan. Halos lahat ng in-interview ko nangyari sa kanila na talagang in-enjoy nila. Hala, sige, after 1 year, nag-abroad, nag-shopping, nagulat sila yung bank account nila, pabagsak na ng pabagsak, nawala na sila ng pera. Always remember that ang success natin hindi lang siya monetary. Dapat ang success natin makikita natin sa process natin sa negosyo natin. Nasaan na tayong level? Nasa micro stage pa ba tayo o nasa macro stage na tayo? So yung management, nakakalimutan nila, plus yung adaptability sa market, yan ang maraming kulang sa maraming negosyante. Sa mga na-interview ko, yun din ang kulang sa kanila. Takot na takot silang mag-invest sa marketing, sa social media para i-expose yung negosyo nila. Nagtitipid sila doon. Hindi nila alam yun yung magpapasabog sa brand nila. Kasi maraming negosyante na akala nila operational side and production side ng business nila, tapos pinopost-post-post lang nila sa social media, yun yung pick nila. Hindi. Pupwede pang mas lumalim yung negosyo mo kung tama lang yung exposure mo sa marketing. To cut the long story short, yung comfort zone po, napaka-deadly po niyan. Marami po ako na-interview nangyari sa kanila. Ito po mga uncut po yan. Yung sinabi nila, nagkamali kami sa investment na ganito, bumili kami ng ganito, nag-shopping kami, nag-enjoy kami. Mga kinakat ko na po yan. Hindi ko sinasama yan kasi yung mga pagkakamali nila sobrang grabe ha. Kumita sila ng 1 million, nagulat sila, gastos nila nasa 1.5, 1.6, ganon. So hindi nila namalayan kasi bakit? Walang proper monitoring. So advice ko rin yan sa lahat ng negosyante. Huwag kayong maging emosyonal. Mag-focus kayo sa numbers. At tignan nyo kung paano pa ninyo mapapalaki unti-unti yung malaki na ninyo. O kung nag-uumpisa ka naman mag-business, dapat lagi kayo nakabase sa numero. Dapat logical kayo as business owner. Kasi pag emotional ka, may enjoy mo talaga yung perang kakaunti. At hindi mo namamalayan na galaw mo na pati puhunan. Maraming salamat. Always follow my Facebook account, Raymond De Los Reyes. Pero pag tinype nyo naman RDR, lalabas naman po ako doon. So that is on Facebook, TikTok, and of course in Instagram also. Pati sa YouTube, follow din po kayo. Tapos, I'm also inviting each and every one of you na mga negosyante na pupwede po kayong maging part ng aming growing business organization, which is GCI Advocacy Cooperatives. Mag-inquire lang po kayo sa aming messenger para po kayo ay ma-accommodate po ng aming pong mga representative. Ito pong cooperative na to is pag-aari po ng General Assembly, which is mga negosyante po na kayo po. So, hindi po sa akin yan. So, lilinawin ko lang, ang kooperatiba po ay pag-aari po ng group of people na kung kayo po ay magiging part nito, kayo rin po ang magiging may-ari nito. Yan po ang Road Circle International. Plus, gusto ko rin pong i-plug na abangan nyo po, meron po kaming napakalaking pasabog sa social media ngayong February. Grabe to. We've invested so much money, so much time, so much effort para mabuo itong napakalupit talaga na content. Tumutok lang po kayo sa lahat ng channel.